Nagbalik loob sa pamahalaan ang 19 na regular na miyembro ng New People's Army o NPA sa Negros Oriental. Ilang araw makalipas manumpa sa tungkulin ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. Voluntaryong sumuko ang mga ito sa headquarters ng 94th Infantry Battalion ng Philippine Army sa Barangay Tambo, Ayongon, Negros Oriental. Nito lamang Sabado, umaasa ang mga ito na magkakaroon sila ng pagkakataon na makapagsimula uli matapos na mabigo sa mga huwad na pangako ng kanilang mga lider, kasalukuyang sumasailalim sa pagproseso ang mga sumuko upang makuha ang mga benepisyo sa ilalim ng Enhanced Comprehensive Local Integration Program or ECLIP ng pamahalaan. Malugod namang tinanggap ni 3rd Infantry Spearhead Division Commander Major General Benedict M. Arevalo ang mga sumuko at hinimok ang mga nalalabing miyembro ng NPA na bumaba na rin ng armas upang makapamuhay na ng tahimik sa piling ng kanilang mga mahal sa buhay. Siguro naman kung meron talagang naghihirap, namumundok kasi wala nang pag-asa, mamumundok sila, maglalabanan ng gobyerno. Kung ang gobyerno ay nagbibigay ng tamang serbisyo, mababawasan yung ganung klaseng grupo. Di ba, meron tayong dati Rebel Returnees Program, the same idea that those who nagsawa na makipaglaban sa gobyerno, naghahanap na lang ng disenteng trabaho para sa kanilang pamilya, eh kumabigyan natin ng pagkakataon, mababawasan ang labanan. And that's really what we are, that's what the NTFLCAC is hoping to achieve, and I think it's making good headway. So ipagpatuloy natin yan. Isusulong ni Senator Bato de la Rosa ang pagbabalik ng parusang bitay. Una ito sa kanyang top 10 priority bill sa 19th Congress. Ayon sa senador, hindi mahihinto ang pag-ikot ng droga kung hindi mawawala ang mga drug lord sa Bilibid. Mula rin anya sa pagtatapos ng Administrasyong Duterte, nagsimula na naman daw ang pagpasok at nahuhuling illegal na droga sa bansa. Kasi kung hindi bitayin, nakakulong na siya sa loob ng Bilibid, andun pa rin. Continue pa rin yung kanilang negosyo. Walang hinto. So kung binita yan, tapos na. Wala nang hindi na makapagpatuloy. Dagdag ni De La Rosa, kung bibigyan siya ng pagkakataon, nakahanda rin siyang kausapin si Pangulong Bongbong Marcos Jr. para kumbinsihin na e-certified bilang urgent ang panukalang death penalty. Pabor din anya si De La Rosa sa bagong senador na si Robin Padilla na isama ang mga korupt na opisyal ng gobyerno sa sakop ng death penalty. Maganda yun. Kaya lang ako, nakakonsentrate ako sa drugs. Dahil alam ko pagdating dyan, we will encounter a very stiff opposition dyan. Dahil sigurado ako, maraming politiko ang ayaw nyan. Pero okay ako dyan. Matapos matalo sa eleksyon, sasampa muli sa ring at magsusuot ng gloves ang pambansang kamao na si Manny Pacquiao para lumaban sa isang exhibition match na mangyayari umano sa darating na Disyembre. Makakalaban ni Pacquiao sa nasabing exhibition match ang Korean YouTuber na si DQ. Sa Instagram post, inanunsyo ni Yu nitong Huwebes na mangyayari ang kanilang laban ng dating senador sa December 10. Nakatakda o manong pumirma ang dalawa sa kontrata para sa exhibition fight sa July 20. Noong Hunyo, nag-post si Yu ng video na kasama niya si Pacquiao at may caption na "Contract with Pacquiao Highlights". September 2021 ang magretiro sa boxing ang Pinoy 8 Division World Champion. 2 buwan matapos matalo kay Jordanes Ugas para sa WBA Welterweight Championship. Kasabay rin ito ang paghahanda niya noon para sa pagtakbong Pangulo noong May election kung saan natalo siya. Si Snorlax ng paramdam. Humilik ng malakas. Siguro nagising nung siguro naalimpungatan ng sinabi. Palitan ang pangalan ng Naiya. Naalimpungatan, biglang napahilik ng malakas. Ganon. Leave Naiya alone, sabi ni Drilon. O inyong pakialaman Naiya, sabi ni Drilon. Sabi, there's no compelling reason to change the name of Naiya. Any proposal to rename Naiya will always be seen as political and divisive. Mga kaibigan, ako kontra ako dito na sinabi niya na to sa una. Any proposal to rename Naiya, as in any, I disagree.
Any proposal to rename na iya will always, palagi, will always be seen as political and divisive. Talaga. Una, kahit anong proposal na palitan ang pangalan ng NAIA ay palaging titignan na political at divisive. Talaga. May compelling reason ba? May dahilan ba na baguhin ang pangalan ng MIA to NAIA? Parang wala na ito akong naaalala na compelling reason. In fact, kung meron man taong nagtatrato dito kay Ninoy Aquino as a hero, eh sila-sila lang din, mga dilawang pink. Pero, tayo, tayong mga ordinaryong tao na nag-iisip ng diretso, sa atin, Ninoy is not a hero. Hindi siya bayani. Hindi niya deserve. Hindi niya deserve na bigyan ng ganitong klaseng parangal. In any way, shape, or form, kahit sa pera, kahit tinan niyo, pag may hawak kayo 500, ang bilis mawala. Kasi malas yan eh. Joke yan. Baka mamaya sabihin na. Alam niyo ba, si Crapler, fina-fact-check ako sa mga joke. Meron, ito, side kwento lang. Meron akong meron fina-check si Crapler sa akin recently. Sinabi ko raw sa aking live stream na ayaw umalis sa opisina ng VP si Lenny Robredo. Kung hindi man kayo isang tangat kalahati dyan sa Crapler, alam niyo ba yung word na sarcasm? Hindi niyo pa narinig yun ever? Ermagerd! Ermagerd! Ay, nako. Anyway, Ninoy Aquino is not a hero. Hindi siya bayani. Paano siya naging hero? Dahil din kay Drilon. May sinulat siyang batas. Ninoy Aquino Day. Yung kanya isinulat na batas. A national non-working holiday in the Philippines observed annually on August 21, commemorating the assassination of former Senator Benigno Ninoy Aquino Jr. Ito na yun, Republic Act 9256. At isinulat yan ni Franklin Drilon at Jose de Venecia. So kung meron, kaya ito si Franklin Drilon, katingkati talaga ito pag pinag-uusapan yung Ninoy Aquino something-something na yan. Kasi malaki yung investment dyan sa Ninoy Aquino na yan. Talaga? Eh yung ahensya, pangalan, MIA. Manila International Airport Authority. In the first place, bakit ba pinangalanan na iya to? Dahil meron namatay na... The obvious attempt for ingratiation is actually a disfavor to President Marcos Jr. It will not augur well with the call for unity of the Marcos administration. Leave na iya alone. Wow. Sacred cow? Yung bang usapan dito? So, para tong altar... Tama ba? Ang dating? Di ba yung sketch? Sketch ba yun? Yung katawan? Di ba yung drawing ng katawan kung saan naka-ano? Di ba naka-display pa yung sana pa na naiya hanggang ngayon? Yung sa tarmac? Di ba? Ano yung altar ba to? Altar? Altar to? Altar? Kailangan hindi natin baguhin. In honor and deference of a fallen hero. Wala nga tayong dahilan kung bakit naiya ang tawag dito eh. Is there a compelling reason? Tanungin ko lang din. Attorney Drilon, kasi hindi ko na senador. Attorney Drilon, was there a compelling reason to change the name of Manila International Airport to Ninoy Aquino International Airport back in the day?